Hi guys, welcome to my electrical vlog. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Guys, mag-umpisa tayo guys ng ano ng linya. Ang linya natin nakabase sa drawing color sa wire. Yung gin-drawing ko na color ng wire. Ay base tayo guys, may lalagay tayo ng grounding. Kasi sa ano, kung sa ibang bansa kayo, lahat na connection may grounding talaga. Kahit dyan sa atin, kailangan may grounding talaga para nga may protection yung mga ano natin, mga equipment natin. Para sa outlet, dapat naka-grounding talaga para in case na magkidlat, doon pumunta sa ground, hindi masisira yung mga equipment natin. So guys, samahan nyo ako guys, mag-perform tayo ng ano, ng electrical na one lamp control by one location. So guys, habang nagalit niya tayo guys, yung circuit breaker natin dapat naka-off ha. Naka-off sa. Ngayon maglalagay tayo ng wire papunta sa switch, papunta sa ilaw. Yun ang i-prepare natin. Tapos mag-connection tayo. Okay guys, ito may markahan natin para malaman natin ito yung wire na galing sa breaker. Markahan natin para malaman natin na ito yung wire na ano, ito yung wire na line. Hindi sa trigger papunta sa ilaw. Pagkilala, line sa. Para pag-connection natin, alam na natin na linya sa. Kasi may marka sa. Ginkatinga natin siya ng cutter or lagyan natin ng tip para malaman natin talaga sana ito sa line. Line sa na pumunta dito sa switch box. Tapos yung grounding, yung sa switch, i-connect natin yung grounding doon sa box, sa 4x4 box. I-connect natin doon para may grounding tayo na papunta sa switch. Connection natin. Diyan natin i-connection. Pagkatapos natin ma-connection guys, lagyan natin ng ano, ng electrical tape para hindi natin makalimutan. Tapos tipan na natin. Ito guys, ang breaker dapat naka-off habang nagalinya kita. Nagalinya tayo. Dapat naka-off sa. Tapos itong ano, yung isang red color na galing sa switch, papunta doon sa linya, doon sa breaker. Connection naman natin yung tatlong wire papuntang ilaw. Yung black na base doon sa drawing, yung black yung neutral siya. Tapos yung red yung trigger papo, galing sa switch. Trigger yan papunta sa switch. Tapos yung isang linya na ground. Dito naman na area guys, dapat magagamit tayo ng terminal lag. Kasi pag may terminal lag guys, hindi tayo mahihirapan in case na magpalit tayo ng ano, papalit tayo ng ilaw. Doon na lang tayo magtanggal ng ilaw sa terminal lag. Kasi kung wala, kasi pag line to line yung linya, may isang linya diyan, yung black, pag line to line yan, may power yan. Kaya dapat nagagamit tayo ng terminal lag guys. Hindi naman palagi guys yung ginagamit natin ano eh, yung ginagamit natin hindi naman minsan ilaw lang yung ginagamit natin, minsan LED tapos nakadirekta na. Pero mas maganda talaga na may ano, may terminal lag para nga in case magpalit tayo ng mga ano, ibang klase na ilaw, doon na lang tayo sa terminal lag magpapalit. Hindi na tayo mahihirapan kasi pag mag-akyat ka sa ano, sa ladder, tapos
nakapaa ka lang, baka ikaw pa yung mag-grounded. So maganda talaga magamit tayo ng ano, ng terminal lug para safety tayo, guys. LED na panel type ang ibig ko sabihin. To guys, mga switch natin, minarkahan natin. Kasi sa ibang bansa, guys, kung sa ibang bansa ka nagtatrabaho, yung direksyon ng switch, hindi naman pala rehas yung ano, yung switch na dyan sa atin sa Pilipinas. Tapos kung sa ibang bansa ka, tapos kasi yung switch na ginagamit nila, yung mag-on ka pa ilalim, hindi para sa atin dyan ng 2x4 na natawag natin na single switch na ano, na yung pataas yung paano natin yung pag-on. E, sa ibang bansa naman, guys, yung mga switch na 3x3 ganyan, yung on nila pa ilalim. Kaya minsan ano natin, kilalanin natin, testiran natin para malaman natin kung saan yung direksyon ng ano, ng switch position. May nakalagay sa likod ng switch, guys, na ano, na pangalan. Kilala ang pangalan na, na yan, anuhin mo yan, yung i-top portion mo sa yan para hindi ka malito. Yung grounding, guys, gintap natin sa box kasi steel siya, doon na lang natin iatat sa box kasi yung box naman, yung screw ng switch naka-attach doon sa box. Connection na tayo ng switch, guys. Balatan na natin, tapos i-connection na natin yan sa switch. Kabit na natin yung ano, yung switch, guys. Kabit na natin sa box. Kabit na rin natin ang ilaw. Tapos na rin yung connection ng ilaw, kaya ikabit na natin yung ilaw. Kaya mag-connection naman tayo dito sa ano, guys, sa circuit breaker. Yung ginamit natin na circuit breaker, guys, yung miniature circuit breaker, yung two pole sir. Bali yung linya natin line to line with grounding, 110 with grounding line to line. Ang red wires natin, guys, sa line 1, ang black wire natin sa line 2. Ang line 2 natin, yan yung neutral natin. Ang line 1 natin, yan yung pumunta sa switch, guys.
kabit naman natin yung ano, yung black wire. Yung black wire natin yung neutral natin. Sa line to sa line to sa ng two-pole na breaker. Kabit naman natin yung green wire. Yung green wire natin, yan yung ground natin. Ikabit naman natin siya sa terminal ng ano, ng ground natin. Okay, tapos na na-connection na natin yung breaker, ilaw, tapos switch, tapos na natin connection. Check na natin. Set naman natin yung clamp ammeter natin sa continuities para ma-check natin yung linya natin, yung kinabit natin. Okay, tapos testira natin kung shorted siya o wala naman. Kasi pag may shorted dyan, magbi-beep yan. On natin yung switch, tapos testiran ulit natin. Kung may shorted dyan, magbi-beep yan yung clamp ammeter natin. Set naman natin yung clamp ammeter natin sa ano, sa voltahe para ma-check naman natin yung ano, yung supply natin. Ang supply natin guys, line to line. With ground 1 tin 1 tin, ipares mo yan yung line ang neutral, magiging to 20 yan. Yeah, ito 20 naman. Pag on yung linya, linya natin guys, yung sa drawing at saka wire, parehas lang ya, by color tayo sa drawing. Tapos yung ginagamit natin na ano, na size of wire, number 14, number 14 American wire gauge. Una natin guys, may power na. Una natin yung switch, okay na, ilaw sa, okay naman, okay naman sa guys. Okay, off natin, check natin. Okay, on. Yung switch guys, baka magtaka kayo kasi pa on yung ano, pababa yung on niya.